Magandang umaga sa lahat. Welcome po to my channel. May clarification naman pala ang DSWD regarding the educational assistance. Based po sa press release ni Secretary Tolpo, hindi naman pala pwedeng mag-avail ang corpus dahil sila po ay tumatanggap na ng educational assessment since meron po silang natatanggap na grant as part of the subsidy of the corpus program. So kaya pala sobra namang nagsiksikan ang mga tao doon dahil hindi naman nila nabasa kung ano ang mga requirements. Yung mga minor po na estudyante, ang magpapacilitate po dyan ay ang kanilang guardian at saka ang kanilang parents na i-assist ng DSWD personnel. Yung mga 18 above na hindi na 18 above na hindi, kahit hindi sila covered ng corpus, hindi na rin sila makakatanggap ng subsidy educational assistance. So dapat na ipaliwanag ng maaga ito ng Secretary Tolpo nang hindi nagsiksikan ang mga tao na ang corpus ay hindi na pwedeng magtanggap, mag-avail ng kanilang, hindi na sila pwedeng mag-avail ng assistance kasi may nakabukod pala ang corpus sa educational assistance ng mga bata. Meron silang sariling grant. Kung naipaliwanag ng mabuti ito, di sana hindi nagsiksikan ang mga tao. Ito oh, mayroon silang mga grant oh. Ayan, beneficiary corpus is not covered ng educational assistance na pinamimigay kahapon. Ayan. Kaya dapat na facilitate ng maayos ito ng gobyerno nang hindi na sila nagsasampahan sa mga bakod kasi kung tutuusin dapat talaga mag pakipag-ugnayan sa LGU at ang LGU may mga barangay na dapat na sila ang titingin kung sino ang mga indigent. Hindi pwede yung kung sino-sino lang na maestudyante. Ito pala ay para sa indigent na okay lang naman. Oo. Kaya ito ay dapat pinag-aaralan muna at ipaalam sa mga tao kung ano ang totoong mga guidelines para sa mga assistance ng mga estudyante.